Good evening everyone, and Bro Romel here. So for today's video, may babasa akong Bible verse sa inyo na pwede natin mapulutan ang aral at magamit natin from everyday life, kahit konti lang. So meron tayong babasahin natin sa Book of Ruth, which is ang pag-uusapan natin ngayon ay story ni Ruth at saka ni Boaz. But we will have also look for something no, na maaari nating mapulutan ang aral, no? Gaya nga na sinabi ko, na pwede rin natin gamitin sa pangaraw-araw. So, if you have your Bible with you, Ruth 2, chapter 2, verse 4 to 7. So, verse 4, sabi niya, "Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvester. The Lord be with you, the Lord bless you," they called back. So, verse 5, "Boaz asked the foreman of his harvesters, 'Whose young woman is that?' So, napansin niya na si Ruth. And then the foreman replied, 'She is the Moabites or Moabites, no, who came back from Moab with Naomi.'" And Boaz know, kilala niya si Naomi. And then she said, "Please let me glean and gather." So, nag-usap silang dalawa. Nag-ask ng favor si Ruth na she said, "Please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. She went into the field and has worked steadily from morning till now, except for a short rest in the shelter." Ayan. So she said, nakiusap si Ruth dun sa foreman ng harvesters na pwede siyang mag-ani dun sa likod, yung mga tira-tira ng mga ani. Kasi in Israel, merong sa Old Testament, merong nakaano dun na huwag niyong ubusin lahat na i-harvest, magtira kayo doon sa mga para sa mga mahihirap, which is yun ang parang katulad din sa Pilipinas na pag nag-aani, di ba, meron pa mga dayami na sobra-sobra, may nakukuha pa ng konti. Ganun din ang ginawa ni Ruth. So, the point is, yung ano natin dito is, yung konting effort na ginawa ni Ruth ay nakita ng master, which is Boaz. No, meron siyang gleaning, means parang counting, gleaning is namulot siya, no. So doon tayo mag-focus sa gleaning, which is effort, which is kung hindi ka naggumawa ng effort, ay hindi ka mapapansin. So marami tayong mapapangututunan mag-aral katulad sa buhay natin, sa work natin, no. May mga extra effort tayo na ginagawa na napapansin ng boss natin, which is akala natin hindi natin alam, pero napapansin pala, which is nagiging plus point ka dun. At ganun na nangyari dito kay Ruth at saka kay Boaz, napansin siya. So sa atin naman mga bro is, if you are going to do a simple effort, no, ministry for the Lord, no, matatouch din ng puso, magkakaroon tayo ng favor sa Panginoon, nakikita din ng Panginoon na meron kang ginagawa para sa Kanya. So we should, our gleaning, no, that touch the heart of God and people. Because, like for example, sa trabaho natin, if we are doing it because we love God, if we are doing it for the Lord, yung matik na yun, magugustuhan siya ng tao. No, sa ginawa ni Ruth dito, is yung ginawa niya ay napansin, no, napansin ng may-ari or master ng lugar na yan na si Boaz. So, alam naman natin yung story na si Boaz at saka si Ruth ay nagkaroon na nag-asawa at nagkaroon ng lineage, which is ang lineage na yon doon nakuha si doon yung pinanganak sa lineage na yon si Jesus Christ na ang ginamit ng Panginoong Ama. So, bali doon ang galing ng lineage si Jesus Christ dito sa mundo. So, ang matutunan nating aral dito is sa buhay ni Ruth at saka ni Boaz, kung binasa natin yan, marami tayong God moves even the thoughts of people. Of people now. Sa mga pag-iisip natin, God moves even the thoughts of people. So, nandun, gumagalaw ang Panginoon. Na, kasi nung nakita ni Boaz si Ruth, nag-isip siya, "Who is that beautiful woman?" Na, kasi maganda si Ruth eh. And then napansin niya yung effort, yung mga napakasimpleng mga gawain na pangumulot ni Ruth, napansin niya. So, it is God who unfold every situation. So, I mean,
God's plan is better than our plan. Kasi dito mapapansin natin, pag binasa natin yung book ni Ruth, is nagmumurmur na rin dyan si Ruth eh. Sabi niya, bakit pa ako pumunta rito? Is maganda naman yung buhay ko dun sa kuhan. Bakit ba nandito ako ngayon? Nagpapakinyan. Andyan. So, hindi niya alam na ang Panginoon ay may plano. No? Ganon din sa atin. Ganon din sa atin. Sa buhay natin, sometimes may mga plano tayo na ang akala natin is okay, pero hindi natin iniisip na ang plano ng Panginoon ay mas maganda kaysa sa plano natin. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng sobrang tiwala sa sarili na kaya natin to, hindi na natin iniisip na nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon because of our own effort. No? Yan. So, tapos dito, matutunan din natin dito na a life governed by God naturally receives blessing and respect. Now, that we are in the presence of God. Now, that we are governed by God na nag-submit tayo sa Kanya. If we humble ourselves, Lord, please hold us and let us stay in your presence. Now, kakaroon tayo ng naturally magkakaroon tayo ng mga blessings na marireceive na galing sa Panginoon. And yung respect, isa na doon. Na bigas ni respeto ni Boaz si Ruth na kahit ganun lang siya. Kasi kung mababasa mo yan sa buong ano ng Bible, talagang nagpaalam pa, may process eh bago niya naasawa si Ruth. So when you put God first, you will enjoy the blessing. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things. Ibig sabihin, mayroon ng mga blessings na pinagkaloob sa atin yung Panginoon, pero mayroon pa siyang i-add, and all these things will be added unto you as well if you seek the kingdom of God first. If you put God first, kasi nga, what is the first four words in the Bible? No? In the beginning, God. So, subuhay natin lahat, dapat Panginoon ang mauna. May gagawin tayo, Panginoon, kakain tayo, we have to pray, kasi whatever you eat or drink, do it all for the glory of God. No? Kung mayroon tayong mga problema, huwag mo munang ipagsasabi sa ibang tao, Panginoon muna. Meron kang kasiyahan, pasalamat ka muna sa Panginoon. Meron kang business, pagdasal mo muna sa Panginoon. Meron kayong dapat pag-usapan na sa family, pagdasal mo muna sa Panginoon. At higit sa lahat, yung gawain ng Panginoon, you have to put God first. Na, kasi you will enjoy His blessings. That is the promise of God. That if you seek the kingdom of God, it's not mine. It doesn't matter kung ano yung mga sinasabi ko, but in the Bible, that if you seek His kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you as well. No? And may God will supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Yan yung sinasabi na mission kung mayroon kang ginagawa para sa Panginoon. Because when you put God first, you will enjoy His blessing. And then, sabi niya, God works especially when we do our best in small things. Kaya nga, ano, sa ministry, kasi minsan sa church, akala natin yung mga ginagawa natin is ano lang, na napakadali lang. Ayun ba, maliit na bagay lang to, yung pagwawalis, yung pag-aayos ng upuan, yung pagbabantay sa PowerPoint, no? Pag after that, pagliligpit ng mga microphone, pagbibigay ng tubig kay pastor, no? Akala na paghahatid sundo sa mga kapatiran, akala natin maliit lang na bagay yan para sa Panginoon. Pero tandaan natin mga kapatid, lahat na ginagawa natin para sa Panginoon, your work is not in vain. Nakikita lahat ng Panginoon yan. So, I go to church for Bible study, I go to church for fellowship, I read the Bible, I pray not to be saved. I pray, I read the Bible, I go to church, have fellowship with my spiritual family because I am saved. It's a big difference. We have been saved by grace through faith. Because if we are saved through good works, sana hindi na namatay ang Panginoong Hesus sa cross. No, but hindi natin alam kung sino yung ligtas. Hindi natin alam kung sino ang hindi pa nakatanggap sa Panginoon ng tunay. Pero nalalaman natin sa bunga ng puno. Na paari natin makikita sa pamagitan
ng buhay ng tao. Kasi kung ano yung puno, yun yung bunga. Kung ano yung, the abundance of the heart, the mouth speaks. No? Anyway, so, kaya ikaw mga kapatid, ngayon kung andyan ka sa kabilang screen na to, at you're not sure kung dumating man yung oras mo, pupunta ka ba sa langit? Or pupunta ka sa impero? Hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung naniniwala ka ba sa Panginoon. Hindi mo alam kung meron ka bang pananampalataya sa Kanya. Or hindi kinukutya mo yung Panginoon, kinukutya mo yung mga tao na naniniwala sa Panginoon. Saan ka dyan, kapatid? Kasi sabi ng Panginoon na whosoever believe in Him shall be saved. Ang kaligtasan, walang ibang way ng kaligtasan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya mga kapatid, kung hindi mo pa sure kung saan ka patutungo pag matapos na tayo, pag maubos na yung oras natin dito sa mundo, at kukunin na tayo, saan ba tayo pupunta? Accept Lord Jesus Christ as your personal Savior because He is the only way, the truth, and the life. No man cometh into the Father except through Jesus Christ. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. And whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Just believe. Believe and good works will follow. Believe and everything that you have to do will follow in accordance to the will of the Lord. Yeah, mga kapatid, ipagdasal kung nandiyan ka ngayon sa likod ng screen na to at gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus at hindi ka dahil hindi ka pa sigurado sa patutunguhan mo, samahan mo ako at ipag-pray kita. Most precious na Father, Lord, we give you thanks and we give you praise, Lord, for this wonderful day. Lord, nagpapasalamat kami sa buhay ni Ruth, ni Boaz. Nagpapasalamat kami sa plano mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyaya na yung pinagkalob sa amin. Lord, sa likod ng screen na ito, may taong nanonood, Lord. Hindi ko alam kung anong kanyang pinagdadaanan ngayon. Hindi ko alam kung ano yung naramdaman niya. Hindi ko alam kung ano yung condition niya, yung status niya sa buhay. But Lord, I will trust everything into you, Lord. And I pray, Lord, na naway meron kang taong gamitin upang mailipaliwanag sa kanya ng mabuti. Ang mabuting balita, Panginoon, ang kaligtasan na ikaw lamang ang makapagbigay, Panginoon. That whosoever believeth in you will not perish but have everlasting life. Because we are sinners, Panginoon. Wala tayong mukha na iharap sa Ama. Pero dahil sa Panginoong Jesus na pinagkaloob niya ang kanyang buhay sa atin, may nagkaroon tayo ng taon matanggapin siya upang maibalik ang relasyon natin sa Ama, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Lord, we pray for that person na naway hiningi ng kapatawaran sa iyo at tanggapin ka bilang tagapagligtas niya. You are a way maker, miracle workers, promise keeper. And that is who you are, Lord Jesus. There's no one like you, Lord Jesus. And there's no one like you that can save us. And you are the only one that can save us para hindi kami pupunta sa impyerno. Lord, salamat Panginoon sa pagkakataong ito at binabalik namin lahat na papurit pa sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.